So tuloy nga po, it is a mystery. Ito ay isang talagang hiwaga. Pero po, sa pamamagitan ng Banal Espiritu ng Panginoon, no? Sa pamamagitan ng Banal Espiritu ng Diyos, na siya nakakabasa sa kanyang Espiritu, tuloy po, ang hiwaga sa natural na kaisipan, ang hiwaga ito na mula sa Diyos sa pamamagitan ng Banal Espiritu ay ito ay ating mauunawa. Amen. Through the revelation of the Holy Spirit. And the Holy Spirit works. Ang Banal Espiritu ay kikilos sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Through the Spirit, amen, we will see the mystery. It will be revealed to us through the Spirit. But the Spirit works. Ang Banal Espiritu ay kikilos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, umalis na tayo doon sa ito yung impression ng Diyos sa atin. Ito yung conviction ng Holy Spirit sa atin. Mga kapatid, the Holy Spirit will not reveal His mystery without the Word of God. Yes. It is not your feelings. Ito yung pandama mo. Ito yung nararamdaman ko. Ito yung conviction ko. There is only one conviction of the Holy Spirit. Isa lang ang conviction ng Holy Spirit is to convict us to sin. Wala. Wala nang ibang conviction. Kundi ang conviction ng Banal Espiritu ay yung sin. And that is unbelief. Yun ang sinasabi ng Chapter 16, verse 9. Walang ibang conviction ng Holy Spirit. Hindi ka ikaw convict sa yung ginagawang kasalanan araw-araw o yung gagawin kasalanan. Kundi isa lamang kasalanan ay yung unbelief. Unawan mo natin. Kaya po, hindi po yun ang Holy Spirit ang humuhus ka sa'yo. Ang konsensya mo ang humuhus ka sa'yo. Your conscience condemns you. Your conscience gives you guilt. Yun ang nagsisira sa buhay mo. O yun ang nagpapabigat sa buhay mo. Hindi ang Holy Spirit. Hindi kailanman nagpapabigat ang Holy Spirit sa isang tao, kundi nagko-comfort ang Holy Spirit. The Holy Spirit comforts us. Ganun ang Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit ay kailangan po natin kilalanin sa buhay natin. Because the Holy Spirit reveals the mystery. Amen? And through the Holy Spirit, okay, through the Holy Spirit, reveal the mystery, and the Holy Spirit will work through the Word of God. Alright? Kaya kapag wala ang Word of God sa buhay natin, definitely, mag-re-rely tayo sa ating konsensya at sa ating sarili. Because the Holy Spirit will not work without the Word of God. Because the Holy Spirit inspire the Word of God, and the Word of God can be used for righteousness. Amen? For correction. At ang sabi nga ng verse 17, and you will be perfect in good works. Sa pamamagitan ng Banal Espiritu, ng Holy Spirit, ay kikilos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, at ang salita ng Panginoon, alright? Ang siyang mag-correct sa atin, ang siya mag-uwag sa atin, and we will be perfect in all good works. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya ang salita ng Panginoon hindi pwede ihiwalay sa Banal Espiritu, lalong higit, tama, hindi pwede ihiwalay sa Diyos. Kaya, imposible, you are guided by the Holy Spirit without the Word of God, without acknowledging the goodness and the love of God, which is the message of the Word of God. Yun ang mensahe ng salita ng Panginoon. Kaya mahirap na ikaw ay ginagay ng Holy Spirit at alam mo kalooban ng Panginoon na hindi mo ninanamnam, minemeditate at hindi mo inisumasabi sa isip mo ang salita ng Panginoon. Ang sumasabi sa isip mo ay yung kaalaman mo patungkol sa mabuti, masama, kaalaman mo sa mundong ito. That sometimes, tayo nagkakamali, nakala natin na yung Holy Spirit. Kaya nga po,
tayo may iba sa mga unbeliever. Kaya paano nagtatagumpay ang unbeliever? Ganun din tayo nagtatagumpay. Because we have the same way of thinking. Pareho na ang ating pamamaraan ng pag-iisip. Pero pagdating sa kaligtasan, you are forgiven, iba ang iyong way of thinking. It is Jesus. Hindi sa mabuting gawa, hindi sa pera, hindi sa reliyon. Iba yung pamamaraan ng ating pag-iisip pagdating na hindi tayo pupunta ng impyerno. Ang pamamaraan natin ay ang mga salita ng Diyos na ito ay ipinahayag ng Banal na Espiritu. Naunawa mo natin? Kaya nga po yung Holy Spirit, amen, will work through the Word of God. At ang salita ng Panginoon, ang siya magsasabi kung anong katotohanan. Because the sin, ang sin na kinoconvict ng Holy Spirit is only one sin, hindi yung sins. It is not an act of sin. Kaya kung konsensya yun, ang gumugulo sa buhay mo, hindi ang Holy Spirit. Alright? Hindi ka kailanman ibabother ng Holy Spirit. The Holy Spirit will guide you. The Holy Spirit will comfort you. Yes. Amen? And the Holy Spirit will work. Ang Holy Spirit ay kikilos, i-comfort niya, i-gabit niya through His Word. Amen? Through His Word. Kaya po kapag ang salita ng Panginoon ay patuloy natin naririnig, patuloy natin naunawaan kung gaano kabuti ang Panginoon, kung anong ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay, tunay nga po yung truth ang siyang malalaman natin sa buhay natin. Because kung ang katotohanan na hindi natin nalalaman, there is unbelief. Kaya kapag nagkaroon ng unbelief, doon tayo nagkakasala. Alright? Kaya po, kahit gumagawa ng mabuti ang isang tao, pero kapag ito ay ayon sa kanyang sarili, kagustuhan, kaya niya ginagawa mabuti, natatakot sa boss, natatakot sa magulang, natatakot sa teacher, gusto ng pera, gusto ng posisyon, kaya niya ginagawa, that is unbelief. That is sin. Kaya ang kasalanan ay hindi po yung paggawa ng kasalanan, kundi ang bunga ng paggawa ng kasalanan ay yung kulang ng paniniwala sa katotohanan. Do you understand? Unawa mo natin. Kaya nga, yung pong ginawa ni Adan at Eva ay hindi po yung kinain niya yung bunga kung bakit sila nakasala, ay yung hindi nila paniniwala sa Diyos. They were deceived by the devil. They were deceived. Yung pong pagkain ng bunga, yun ay bunga lamang ng hindi nila pagkilala sa Diyos. Mas kinilala nila ang sinabi ng Diablo kesa yung sinasabi ng Diyos na huwag niyong kainin ang bunga sa kalagitnaan ng hardin. Alright? Pinaniwalaan nila yun. Kaya nila nagawang kainin yun. So the very root cause of act, ang pinakaugat ng bag kung bakit nila nakain ng bunga ay dahil sa hindi nila paniniwala. Kaya nga mga kapatid, as we study the revelation of God in our lives, we need the Word of God in order the Holy Spirit will reveal His purpose. Amen? The nature, the goodness, and the love of God. Ang alam lang natin yung eros, material, emotional. We don't know agape love. We cannot explain. What do you mean by agape love? Hindi kailangan kaya explain ng sino mang tao ang libro ibinabasa ng maraming mga tao. Only the Word of God can explain what is agape love. Divine love. Kaya you cannot depend on your own feelings. You cannot depend on your own experience. Alright? Hindi pwede. At maraming mga tao ganun, nagdidepende sa kanyang karanasan. Nagdidepende sa kanyang nararamdaman. At nagdidepende siya sa kanyang pangunawa kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Kung gaano pabuti ang Diyos.
Hindi po tayo dapat mag-depende doon. Let us depend on the Holy Spirit. Sa Banal Espiritu, mag-depende tayo sa Banal Espiritu. At ang pagdidepende sa Banal Espiritu ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya maraming mga Kristiyano hindi alam ang kalooban ng Diyos. Hello? Hanggang ngayon ay naghahanap pa kung ano ang kalooban ng Diyos. Siguro kalooban ng Diyos magkabroto. Siguro kalooban ng Diyos na ako'y mag-hitil. Siguro, puro lahat tayo siguro. Wala tayong kasiyahan. Kaya ang ating ugnayan sa Panginoon ay hindi yung ganong kalalim, hindi ganong kaintim. Alright? Until now, we are searching. No! Ang katotohanan ng salita ng Panginoon ay ipinapahayag kung ano ang kalooban. For I know the plans for you. Kaya yung sinabi ng Panginoon, sa kanyang sarili, ayaw niyang mamatay. Sa kanyang sarili, mabigat ang kopa na kanyang nasa balikan. Pero dahil alam niya ang kalooban ng Diyos, ang sinabi niya, thy will be done. Nung sinabi ni Jesus, thy will be done, alam niya, hindi yung bahala na, kesara, sera, sera. Baka kung kapag na-approve ka, ay kalooban ng Panginoon. Kapag hindi ka na-approve, hindi kalooban ng Panginoon. So naka-base tayo doon sa experience. Naka-base tayo doon sa sitwasyon. Hindi tayo naka-base sa ating ugnayan sa Diyos. Do you understand? Amen. Amen. Naka-base tayo sa sitwasyon. Ganun na karaming mga Kristiyano. Ang kanilang pamumuhay, ang ating pamumuhay, ganun. Kapag hindi ka nakuha, hindi ka na-approve. Hindi ka na-hire. Hindi mo nakuha yung business deal. Eh, hindi ka na-open ng Panginoon. Doon tayo nakabase. Kailangan nakabase tayo sa salita ng Panginoon. Nakabase tayo sa ugnayan natin sa Panginoon. Hindi big sabihin, hindi ka pinagtimpla ng kape ay hindi ka na mahal ng iyong asawa. Hindi mo nakabase sa kape ang pangmamahal. Yes. Amen? Kundi yung damdam mo. Kaya the Holy Spirit bear witness that you are a child of God. It is within you. It is not based on your experience. It's not based on your feelings. It's not based on the outside appearance. Amen. Oh. Alright? Kaya po, napakahalaga sa buhay ng Kristiyano na kung saan ay hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na umutawi sa bibig ng So it's about time for us to let us soar as a Christian. So that people will see that there is a loving God, a good God, a kind God, and a generous God. Amen. At yan ay mangyayari, hindi sa pamamagitan ng ating kung anong kalalagyan natin at katatayuan natin. Kundi dahil sa katatayuan natin bilang anak ng Diyos. Kung ano ang tinanggap natin sa ating Panginoon. Alright? Amen? Kaya po, in John chapter 8, verse 30, kung titingnan natin dito, maraming nakarinig dito ang sumampalataya sa kanila. So, ipinahayag ng Panginoon sa chapter 8 na ito, kung sino siya. Kung sino ang nagsubo sa kanya. At maraming ang nakarinig dito. Subalit, yes, marami ang nakarinig dito at sumampalataya sa kanyang sinabi. Verse 31, sabi niya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo may tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Right? So tingnan natin sa English, sa King James Version ng 30 hanggang 31. As he speak these words, many believe on him.
Then said Jesus to those Jews which believe on him, "If you continue in my word, then are you my disciples indeed." So, kayo ay nagpatuloy sa Tagalog version, kung tinutupad ninyo, no? Kung tinutupad ninyo, kayo ay aking mga disciples. Pero, dito po iba, King James Version, kung kayo ay nagpatuloy sa salita ng Panginoon, kayo ay ang aking mga disipulo. Tunay na kayo ang aking mga disipulo. And you shall know the truth. Verse 32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Alright? Pero sa John chapter 8, verse 44, kung titignan natin, dito binanggit ng Panginoon. Alright? Sa Tagalog, dito binanggit ng Panginoon ang katagal, ang Diablo, ang inyong ama. Okay? Ang Diablo, ang inyong ama. At ang kagustuhan niya, ang ibig ninyong gawin. Okay? Ang kagustuhan niya, ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao siya, hindi siya pumanik sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang kuwang sa kanya ang katotohanan, likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya talaga sinungaling. Okay? So paano natin ito bibigyan ng linaw? So nung narinig nila pagpapahayag ng Panginoon, they believe. So naniniwala sila dahil nakarinig sila ng salita ng Diyos patungkol kay Kristo at patungkol sa nagsugo sa Kanya. Right? But Jesus said, pero sinabi ng Panginoon, okay? So, naniwala kayo, but ang sabi niya, magpatuloy kayo sa aking mga salita. Kapag kayo ay nagpatuloy sa aking mga salita, kayo ay aking mga disipulo. Right? So, you will be my followers, you are a learner. Kayo ay patuloy na matututo, no? Learner. Disciple means a learner. Disciple means follower of Christ. So, patuloy kayo matututo. Alright? Andiyan po tayo. At kapag patuloy kayong natututo, listen. At kapag patuloy kayong natututo ng aking mga salita, you will know the truth. Alright? At malalaman ninyo ang katotohanan. So there is a prerequisite. Meron pong step na dapat natin gawin upang sa ganoon ang katotohanan ay may reveal sa atin. Amen po ba? Alright? So katotohanan ay makapangyarihan. Jesus, this is the word of God. And the Word of God is Jesus. The Word of God is Jesus. The Word of God, amen, is the truth. I am the way, the truth, and the life. What is the truth? Jesus. Kaya nga, when you know the Word of God, it reveals the nature of God. God became flesh and Jesus Christ. Yun po ang Panginoong Jesus. Ang Diyos ay nagkatawang tao. At si Jesus ay salita ng Diyos. John chapter 1, verse 1. Amen. And that is the word. And that is the truth. Amen. The truth is not about good and bad. The word of God is not about values transformation. Hindi po ganun ang Bible. Hindi po siya values transformation para magbago ka. Para magbago ka. Hindi po values transformation ang salita ng Diyos. Kailangan mong Bible para magbago ka, para hindi ka na magkasala. That is only product of the Word of God. Product lang po yun.
na ikaw ay magiging mabait. Ang salita ng Diyos, it's about the nature of God. It is about His love. It's about His goodness. Yun ang salita ng Diyos. At ang pagbabago ng buhay, bumalamang kapag nakilala mo ang Diyos. So nawalan tayo ng focus kung ano ang ginagawa ng salita ng Panginoon. Kaya nga hindi natin nararanasan ang salita ng Panginoon. Hindi natin nararanasan ang Diyos kasi hindi natin nakikilala ang Diyos. Ang nakikilala natin ay yung bunga. Kaya yung mga tao nito, naniwala sila. Maraming mga tao naniniwala. Katulad ng mga tao nito, they believe on Him. What he speak, he believe on Him. Pero, hindi po sapat yun, sabi ng ating binasa. Hindi sapat na ikaw ay meron alam patungkol sa Diyos. Mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos, nagpapala ang Diyos. Totoo yan. At ito, mga tao ito, na mga Hudyo, naniwala sila sa Diyos because ang Panginoon ay gumagawa ng himala, ang Panginoon ay nagpakain ng libo-libong tao, milyon na tao. Nagsabi ng mga alagad, kailangan magtrabaho tayo ng isang buwan para mapakainan ang tao ito. Pero dalangin lang ng Panginoon at sa ilang tinapay at ilang isda ay napakain niya ang isang milyon. Tama ba yan? Isang milyon? 5,000 and 4,000. Only men included sa bilang na yun. Right? So marami naniniwala kaya ang mga tao ito ay sumunod sa Panginoon, sumunod sila eh. Pero alam ng Panginoon kung ano ang laman ng puso nila. Right? Alam ng Panginoon, naniniwala sila dahil sa may bibigay ng Diyos. Which is true. Totoo po yun. Naniniwala sila na meron silang makukuhang tagumpay, makukuhang pagkain, makukuhang himala sa kanilang sakit. At yun ang paniniwala nila. Kung bakit sila naniniwala sa ating Panginoon Jesus, kung ano, yung paniniwala nila ay nakabase doon sa makukuha nila doon sa ginagawa ni Jesus. Hello? Kaya maraming mga tao ang naniniwala sa Panginoon, pero binanggit dito. Let us continue to learn the Word of God. Hindi sapat yun. At maraming mga tao nakabase sila doon sa paniniwala magagawa ng Diyos. Hindi nakabase doon sa pinanggagalingan ng himala. Kung ang Panginoon ay nagpapala, kung ang Panginoon ay nagpapagaling, kung ang Panginoon ay nagliligtas, nagpaprotekta, hindi dapat yung proteksyon, yung pagpapala, at tagumpay at plano ng Panginoon ang kinuha mo sa Kanya, kundi yung pinanggagalingan ng lahat ng yun. Yun ang faith in Jesus. Yun ang faith of God. Hindi yung faith in prosperity. Jesus is my prosperity. Jesus is my healer. Jesus is my deliverer. Yung pananampalataya mo ay nasa kagalingan, nasa miracle, nasa blessing. Hindi kay Jesus. Kaya hindi faith yun. Kaya let's continue, amen, in the Word of God, and indeed, you are disciples. Amen. So if you continue, then you will know the truth. Doon mo pala malalaman ang matotohanan ng Diyos, kaya nga marami nagbibig sa Diyos. Lumalapit sa Diyos, naniniwala naman sa Diyos, hindi tayo tunay naniniwala because if we don't continue and we didn't know the truth. Ang alam lang natin kasi ay yung ang Diyos ay nagpapala, ang Diyos ay nagpapagaling. Doon tayo naniniwala. Sa pera, sa health,
sa kalusugan, kapag wala kang nararamdaman, mahal ako ng Diyos. Wala kang nararamdaman, pinagaling ako ng Diyos. Doon tayo naka-base. Kung hindi ka na-approve, hindi will ang Panginoon, doon tayo naka-base. Kapag ang basihan mo ay ang Diyos, hindi ka na-approve, na-approve ka, hindi naka-base doon. Ang will ng Panginoon, naka-base yan. Kung ano ang iyong relasyon sa Panginoon, kung anong sinasabi niya sa iyo, nang guided by the Holy Spirit. Palapanan natin ang Panginoon. Amen. Kaya nga, let us continue in order the truth. We will know the truth. Kaya hindi natin nararanasan. The Word of God is powerful. Alive. God is gracious. God is good. God will never leave you nor forsake you. Amen. Be blessed ka ni Lord. So, nasaan? Kasi po, hindi tayo nagpapatuloy. Hindi lang tayo nabubuhay dapat sa tinapay. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay spiritual, ay hindi ka na nagbibigay ng attention sa physical. No, that is imbalance. Hindi yan tinuturo ng Bible. Ang tinuturo ng, ang sinasabi ng Bible, give priority to God. Amen. Oh. And then, through your relationship with God, all these things shall be added unto you. Amen. Amen. Kaya, hindi natin nakukuha ang kapahayagan ng Banal Espiritu dahil hindi tayo nagpapatuloy sa salita ng Panginoon. That's why meditate the Word of God day and night. At doon na tayo mabubuhay because that is our priority in life. Amen. Alright? And that's why the truth, then the truth will set you free. Kapag naunawaan mo na ang katotohanan ito na makapangyarihan, ang siyang magpapalaya sa inyo. Amen. And the mystery will be revealed to us. Kapag naunawaan mo. Alright? So hindi yung mapapalaya ka dahil sa katotohanan. Yes, the truth is powerful. The Word of God is powerful. Yes, the truth is miraculous, gracious. Alaga, nagbibigay ng himala. Sapat ang biyaya, sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero hindi mo naman naunawaan. Ang katotohanan na siyang nakapangyarihan ay hindi mo ito mararanasan. At hindi mo maunawaan yan if you don't continue in the Word of God. Alright? Kaya po, it's not magic. You need to decide. Amen? Hindi ipipilit ng Diyos ang ayaw mo. Amen? Hindi kayo ipipilit ang magandang gusto niya sa'yo, ang pagpapala niya sa'yo, ang kagalingan na ginawa niya para sa'yo, ang pagpapalang inihanda niya para sa inyo, para sa akin. Hindi niya ipipilit, baka abad na muli, sisihin man niyo ang Diyos. Alright? Kasi, ipinilit natin. So, my dear brothers and sisters, nandoon yung willingness through continuing in the Word of God. Alright? And the truth that which is powerful, alive, the truth is about Jesus, His plan for you, His goodness for you, His miracle for you, His prosperity, kanyang biyaya at kabutihan, ay tunay nga kung ito ay mabunga sa buhay natin. Alright? Amen? Now, ang mga tao ito ay kilala ng Panginoon. Kaya sabi niya, ang Diablo ang inyong ama.
Kung ano ang ibig niya, yun ang ginugusto niyo. Kaya para mapalaya tayo doon, para mapalaya mga tao ito sa influensya ng diablo, no? Kasi pinipilit nila, alright, tingnan natin, in verse 33. Pwede natin tingnan, verse 33. Sumugod sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham. At kailan may hindi kami, naalintindi naman. Paano masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, makatanda ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. So, physical lang alam. Alright? Nakabase sila doon sa physical na sila ay lahi ni Abraham. Nagmamalaki sila because sila ay Hudyo. So, nakabase doon sa physical nilang kalagayan na masasabi nilang hindi sila alipin. Pero katotohanan, sila'y alipin ng panahon yun ng mga Romano. They are under Roman government. Alright? At ang sabi ng Panginoon, sumagot siya in spiritual, spiritual ang kanyang sagot. Dahil ang mga tao ito ay nabubuhay doon sa nakikita nila at nakabase sa physical. Alright? So sabi niya, sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. So kung ang diablo ang inyong ama, doon ay alipin kayo ng diablo. At kung anong ibig niya, yun ang ginagawa ninyo. Alright? Yun ang sitwasyon ng mga tao nito. Ang katotohanan, hindi si Abraham ang ama nila. Alright? Kasi sabi ng Panginoon dito sa chapter 8, kung si Abraham ang ama ninyo, no? Hindi niyo ako papatayin. No? At sinabihan pa ng mga Hudyo ito na naniniwala sa Diyos o naniniwala kay Jesus, ikaw ay kampon ng demonyo, ikaw ay inaalipin o pinoposes ng mga demonyo, ng demonyo. Yun ba yung naniniwala sa Diyos? O sa Panginoon? Huh? Pero sinabi ng Bible, sinaniniwala kasi they believe about Jesus. They believe about God. May pagkaalam sila sa Diyos. Pero, hindi nila gaunawaan ang mga salita ng Panginoon. Hindi nila tanggap, hindi nila analis, kagaya ng mga demonyo. Ang mga demonyo ay naniniwala sa Panginoon at they are trembling. Alright? Oh. So, maraming naniniwala. Kaya mga ito, ay meron silang paniniwala sa Diyos, pero sabi ng Panginoon, in order you will be free, you need to continue believing. You need to continue to learn the Word. So narinig nila ang Panginoon, listen, narinig nila ang Panginoon at naniwala sila, pero kailangan silang magpatuloy sa salita ng Panginoon para patuloy nilang maunawaan at ang pag-unawa nila sa katotohanan ang siyang magpapalaya sa nila sa alipin ng kasalanan. You understand? Amen. O yun ang magpapalaya sa nila at marireveal sa kanilang katotohanan the mystery. So sila'y physical lang ang nakikita ng mata, nararamdaman lang ang naunawaan ng mga tao ito. At may paniniwala sila sa Panginoon dahil sa narinig nila, subalit kailangan sila magpatuloy. Upang sa naunawa nila ang mga sinasabi ng Panginoon sa buhay nila. Hindi lang yun. Meron silang alam patungkol sa Diyos, kundi ito ay patuloy nilang malalaman ng Diyos at maunawaan na nila ang patungkol sa Diyos. At ito ang magpapalaya sa kanila. Amen po ba? Alright? Kaya po mga kapatid, kung titignan natin, physically, yes, kung may pera tayo, may posisyon tayo, alright? At kung minsan ay doon din tayo nakabase, kaya po mga kapatid, kailangan tayo magpatuloy sa salita ng Panginoon.
Amen. At the and the word that we know will set us free. Indeed. Kaya in verse 36 na naman. Prepare niyo. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Yun ang tunay na kalayaan. Ang tunay na kalayaan ay yung maunawaan ng katotohanan. At ang katotohanan ay patungkol sa kalikasan ng Diyos. Alright? Amen po ba? Amen? Kaya ikaw, ngayon, listen. Magpatuloy po tayo. Let us move forward. Ngayon, kung talaga tinanggap natin ang katotohanan ito, you are now a born again Christian. Okay, yung nabanggit ni Sister Noel last Sunday, the first step to know the revelation, the mystery of God, you need to be born again. Para sa ganon, ang banal espiritu ay manahan sa iyo. Amen? At tunay kang malaya. Alright? Tunay kang malaya. Ang sino mang pinalaya ng anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus, ay tunay kang malaya because your sinful nature has gone already. Wala ka na sa alipin ng kasalanan. Yun ang nabagat kanina. Kaya nasabi ng Panginoon, kung kayo'y magpapatuloy sa aking mga salita, amen? Kayo ay aking mga disipulo. At dahil kayo ay natututo, you are a learner, then you will know the truth, and the truth will set you free. Indeed. Doon, ngayon mga kapatid, ay pinalaya ka na. At kapag pinalaya ka na ng salita ng Panginoon, na si Kristo ang siyang tinanggap mong tagapagligtas, amen? Ang luma ay wala na. Ikaw ay bago na. You have now a new nature. You are already and freely. Amen. Indeed that you are free. Amen. Talagang ikaw ay tunay na malaya sa buhay mo dahil hindi ka na alipin ng kasalanan. Yun ang born again experience. Amen. Hindi na nananahan ang kalikasang makasalan sa iyo. Kaya you are because of the truth that was preached to you. Yan. Tinanggap mo yan. You decided. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I accept it. Na kayo ay nagsakripisyo para sa akin at binayad mo na ang kasalanan para sa akin. Now you are indeed free. You have now the true freedom in your life because hindi ka naalipin ng kalikasang makasalanan. Na kung anong ibig ng Diablo, yun ang gusto mo na hindi ka na nag-iisip. Alright? Are you with me? Hindi ka na nag-iisip. Kundi basta gagawin mo lang. Dahil kontrolado ka, influensya ka ng Diablo. But now, because of the truth that you know, amen, that the Word of God continuing hearing it in your world, in your life, then the truth that you know, yun ang nagpalaya sa iyo. Amen po ba? Kaya ikaw at ako ay wala na sa alipin ng kasalanan. Ibig sabihin ng kasalanan, dito ay yung nature, yung kalikasan ng Diablo, ng makasalanan. Amen. Kaya kahit hindi mo turuan ng tao na magkasala, ay marunong siya magkasala dahil yun ang kalikasan na siya na amala natin. That is the nature, that who we are. Right? Kahit anong paggawa ng mabuti at anuman ang paggawa ng tama, hindi yan magbibigay ng solusyon na mabago ang iyong kalikasan, kundi ang katotohanan na siyang malalaman mo ang siyang magbabago at magpapalaya sa iyo sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya walang tao pwedeng magiging malaya without the Word of God. Nagiging malaya lang ang tao sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa. Alright? Pasamantala. Nagiging malaya siya sa kanyang posisyon, sa kanyang nagawa, sa kanyang accomplishment, pasamantala. May kalayaan yun eh. May dumarating ang payapaan. Kaya na, Matthew chapter 6, when you, the Gentiles, seek after this. Because there is
There is a fruit, there is a good result. But that is only temporary freedom. Eh, pagkatapos mong masaya kang ilang buwan o ilang araw, dumarating na naman ang hindi magiging masaya. Alright? Kaya hindi kayang baguhin ang anumang bagay na binabago ang panlabas para mabago ang panloob. Only the truth that you know will set you free. Kaya ang katotohanan kasi ang alaman natin ang nagpalaya sa atin sa kalikasan ng makasalanan. It is not your good works. It is not your position. It is not who you are. Because of the truth that you know kung bakit tayo ngayon ay anak ng Diyos. Amen? Alright? The Holy Spirit now residing in us. We are the temple of the Holy Spirit. Tayo ngayon ang templo ng Banal Espiritu. Alright? Are you with me? Amen. At ang kasalanan niyan, ang kalikasan makasalanan niyan, kung bakit, listen, kung bakit sumama ang mundo, kung bakit sumama ang sitwasyon ng tao sa mundo, because of sin. The root cause of everything is sin. It is not lack of money, kulang ang pera sa mundo, kulang ang pagkain sa mundo. No! Hindi na naglikha ng Diyos ng anumang bagay sa mundo nito, kahit dalawa pa lang ang inilikha niya. Dahil sapat at sobra pa sa kailangan ng tao ang lahat ng inilikha ng Diyos sa mundo nito para sa pangangailangan ng tao. Bago pa pangangailangan ng tao, it is already created, it is already supplied. Pero bakit naghirap ang tao? Bakit nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng problema? Because of sin. Because of sin. Kaya anumang pagsisikap ng tao para baguhin ang kanyang kalagayan na bibigong ang tao. There is always insecurity, there is always inferiority, there is always anxiety, there is always pressure, stress. Yes, hindi ka ma-stress ngayon, bukas hindi. Pero after how many months, may stress ka naman, pressure ka naman. Everything is become temporary because the root cause is sin. The nature. Kaya lahat ay temporary solution ang binabanggit natin o ginagawa ng tao. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga parsewo, linilinis nyo ang panlabas ng plato, panlabas ng kopa, pero ang loob ng kopa, hindi nyo linilinis. Dahil sa mga akala ng mga parsewo, akala ng mga tao, ang panlabas kapag binago mo, mababago ng lahat. Wrong. Kaya wala akong tao na magiging secure sa buhay ng tao ito sa mundo ito. Ang binabanggit ng salita ng Panginoon, it's not outside to inside. Na kapag nabago ang panlabas, mababago ang panloob. Kapag talagang takot ka sa magnanakaw at mamatay, kahit 10 ng security nasa paligid ko, takot ka pa rin. Dahil hindi ang panlabas ang magbibigay ng security sa iyo. Tama mo ba yan? So it's not about the place. It's not about the outside. But if you are secure inside, yan ang sabi ng Bible, the root cause is sin. That's why if you are secure in the truth that God will never leave you nor forsake you, that is the light that you meditate, yun ang minemeditate na, yun ang bumubuhay sa iyo. Ay, wala kang security. You are secured. Hindi lang yung may security, yung secured. Kahit wala kang security, ikaw pa rin secured. Because God is your life. God is your source. Alam mo na. Are you with me? Yes. O yun ang minamakit ng Bible. Inside out. If you change inside, definitely you will be changed in outside. Pero the word system is change the outside and the inside will be changed. Yes, temporarily. Temporarily. Kapag sanay ka na sa sahod mo ng 100,000, malungkot ka na naman. Tama po ba yan? Hello? Hallelujah. Oh. Kasi hindi ka naman pwede. Increase ka na
isang sawa, tapos ay magcha-China na ako. Kaya yung mga fake cellphone, di ba parang fake cellphone din? Ay dahil gumakatak ang cellphone ko, ay yung cellphone ko. Sawa ko, ay magka-COVID na lang ako. Hindi, you will level up in everything, tama? Alright? Kaya ang Panginoon will give us contentment in our lives. Alright? Inside out, kaya you will be secure. Hindi naman pwede maka-Diyos ka, spiritual ka, walang material blessing. That is unbalanced. Pero that material blessings is only a product. It is not the way God bless you if you are prosperous. No. Jesus Himself is your blessing. Amen. Oh. Kaya nung nagpakasal tayo, hindi tayo nagpakasal talo. Kaya ngayon na tayo po ay nagkakaisa, nagmamahalan, bunga ng pag-ibig, hindi bunga ng serbisyo. Hindi bunga ng serbisyo. Alright? Amen po ba? Hindi bunga ng dahil naglilingkod siya sa iyo, dahil no. Alright? Hindi doon naka-base. It is the inside out. Kaya nung tayo nagpakasal, o nagkaroon pa ng best friend, from friend to best friend, from friend to boyfriend, to girlfriend, you are already happy. Are you listening? I'm a music thing. No? Amen, nung nagpakasal ako, Mr. Noy, ay yung para maging masaya ako. Hindi. Kundi nung boyfriend niya ako, masaya na ako. Kaya gusto ko magpakasal para lalo maging masaya. Yun. Amen. Ganun dapat. Are you with me? Amen. Oh. Hindi yung para sasaya ako, para gagandong buhay ko. No. Kaya ang nagtulak sa'yo kung bakit ka nagpakasal, ang nagtulak sa'yo, kung bakit kayo naging best friend, naging boyfriend, dahil sa nararamdaman mo sa panloob. Hindi dahil artista siya, hindi dahil may pera siya. Sometimes like that, akala natin pag-ibig, pero physical lang pala. Hindi naman kahit guwapo ko, dahil kaya pinakasalan ako ni Sternoy. Nang kundi dahil mahal niya ako. Amen? Hindi siya tumingi sa physical. Tama ba, Sternoy? O, tama. Minum sage. Di ba ako sa matagal? Alright. Kaya kung nag-focus tayo at wala ang pag-ibig, kaya kapag kinakasal, pinagsama kayo ng pag-ibig, hindi sa paglilingkod. Hindi dahil sineservisyo na kasi ako, kasi pinagluluto ako, kasi ginagawa na ako ng kape. Hindi. It is not the service. The service is only a product. O kaya po, hindi sa servisyo. Kundi dahil sa pag-ibig. Kaya kapag nagbibigay tayo ng pledge, nagbibigay tayo, naglilingkod tayo, dahil masaya ka na, kaya mo nagagawa yun. Hindi para maging masaya, hindi para pagpalain ka ng Diyos. Alright? Kaya inside out, inside out. Kaya kahit gawa ka ng gawa, hindi nagbago ang puso mo, hindi nagbago sarili mo. You are being disappointed. And a lot of Christians are disappointed. Last Christians are discouraged. Kaya maraming Kristiyano hindi nagpapatuloy after 10 years, after 20 years, nagsasabit-sabit lang. Bago na naman ang mga sermon. Bago na naman yung naglilingkod. Bago na naman yung nagbibigay ng 10%. Hindi yung after 20 years dapat sana ay 100,000 na lang tithes o 10%. Then, after 3 years ng Christian, 200,000 na. Hindi, mababa! Hello? Dati nag-umpisa ng 100 pesos. 200 pesos. After 10, 20 years, 100 na lang. Tapos 50 na lang. Tapos 10 pesos na lang. Pangulo! Ay, naku po. Because,
para i-bless ako ni Lord. Para i-bless ako ni Lord. Para gamitin ako ni Lord ganito. No, it is inside. It is from inside to outside. Yun ang sinasabi ng Panginoon. The truth that you know will set you free. Hindi sa taon. Hindi yung taon ng iyong Christianity. Hindi dahil matagal ka na. Hindi kung ano, marami ka nang nagawa sa church. Marami ka nang nagawa paglilingkod. Kaya kayo na muna ako. Hindi na ako maglilingkod dahil kayo naman, dahil kayo baka bagong Kristiyano. Kayo na naman. Hindi po. Walang retirement sa Christianity. Walang retirement sa relationship. Habang nakikilala natin ang Panginoon, patuloy ka naluluwala niya. Hindi patuloy na ikaw naging mabigat ang Christian life mo. Amen. Kaya po, ito. Ngayon, malaya na tayo, Lord po. Pastor, malaya na ako. Hindi na ako katotohanan. But, you need to continue. Yes, malaya na tayo. In the spirit, you have a new nature, you have the new life of Christ in you. Everything is in you, but you need to draw out. Because your mind, your soul is not born again. We have the same way of thinking. Kung noon tayo na born again, hindi na bago ang pamamaraan natin na pag-iisip. Kaya kailangan, yun na yun. Magpagulong ang kaisipan natin ng salita ng Panginoon upang salita patuloy natin malalaman ng katotohanan at patuloy tayong lumalaya. Pero kung nag-stop tayo, born again na ako, pupunta na ako ng langit, you will not continue in the Word of God. Therefore, ang naranasan mo lang ay isang bahagi lamang ng pag-ibig ng Diyos. Kaya malinaw sa Ephesians, how high, how deep, how wide, and how long the love of God. That is four dimension. Ibig sabihin ng four dimension, ngayon, mayroon na tayong 2D, mayroon tayong 3D, malinaw, at mayroon na tayong ngayon 4D. Bakit 4D? Nakikita mo na, at kung ano yung nakikita mo, nararamdaman mo. Kaya kapag yung nakikita mo ay gumagano, gumagano ka rin. That is 4D. Kapag nakikita mo sa television, 3D, umulat. Umulat din. Nakapasok na po kayo sa 4D? Ha? Nakapasok na po kayo? Sa 4D theater? Oh. Sa Clark po, mayroong 4D theater. Yung Clark Museum. Ipapakita paano kumutok ang pinatubo. Umulat ng ulat. Ay, ulat. Apo! Ulat! Oh, hindi mo lang nakikita. That's 4D. Ganun ang gusto maranasan ng Panginoon natin. Hindi lang isang bahagi. Amen. Kaya let us continue in order. The truth, the mystery will be revealed to you and the truth will set us free. And continue. Amen. Kaya hindi ako yung solusyon ng panlabas. Ang panlabas ay gumalang kapag nabago ang paloob. You have no longer the nature of the devil, the sinful nature. Wala ka na, malaya ka na. Pero ang kaisipan mo ay hindi pa malaya. Kaya kailangan magpatuloy tayo ng salita ng Diyos. Upang sa ganun, ang spirit at ang soul ay magkaisa. Amen. Alright? Kaya po, magpatuloy tayo. And we have now the capacity because the Holy Spirit is inside of us. Alright? Amen? The root cause of everything, listen, is sin. Alright? So, wala ka na sa kalikasan, pero ang kaisipan mo ay puno pa rin ng bunga ng kasalanan. Yung kaisipan natin ay puno pa rin ng kalikasan ng kasalanan. Kaya kailangan natin malaman patuloy ang katotohanan sa buhay natin. Alright? So last verse, 2 Peter chapter 1, verse 4. Listen, sa paraang ito, binigyan niya na tayo, past tense,
Yun ang sinasabi ko, it is already past tense. He gave it already. So we are not living before the law. Before the law, we are begging, Lord, please bless me, please bless me. Jacob wrestled against God, that angel. Why? Because they are living before the law. Wala pang dumating na si Kristo. We are now, amen, the fulfillment of the law. At si Kristo ngayon ay dumating na, kaya hindi na tayo dapat. Amen? Magmakaawa sa Diyos, kundi kailangan kilalanin na ang ginawa ng Diyos. Iba yung panahon ng before the law, during the law, and after the law. Hindi na tayo pwedeng mamuhay na parating pa lang si Jesus. Mamuhay na tayo na dumating na si Jesus. Kaya our prayer today and prayer before the law and during the law, iba. Ang prayer natin dapat ay is acknowledging. Ang prayer natin ngayon ay yung katotohanan ay patuloy natin meditate that is wrestling against the devil, flesh and blood. We wrestle not against flesh and blood. It is the deception of the devil. Kaya nga, the truth will set us free. Hindi na pera ang problema bilang anak ng Diyos. Hindi kalusugan because binigay na niya. Because God gave us everything, binigay niya tayo ng lahat. Oh, tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas sa nakakasirang pagnanasa sa salibutan ito, sa salibutan ito. At upang makabahagi tayo sa kanyang likas, ng kanyang likas, nature. Only the nature of God can overcome the corruption of this world. Amen. It is not money, it is not pain, it is a position. Money, yes, good. Position is good, but that is temporary solution. Tingnan natin sa English version. Sa King James. Right? Kaya kapag anumang tagumpay mararanasan ng anak ng Diyos, it is not your glory. Hindi yung nagawa mo. Hindi akalwalatian ay apapuri na ibigay sa'yo. If it is from God, all glory belongs to Him. At ang isasabihin mo sa tao ay ang Panginoon, hindi yung nagawa mo. Alright? Pwede natin basahin tayo lahat. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Only the divine nature. And our spirit became divine. We have now a new nature, the divine nature. But our mind, our soul, has no divine nature. Kaya kailangan, kaisipan natin ay mabago ng katotohanan. At upang sa ganun, we can escape the life that we have in Christ. What is in Christ ay nasa atin na. Amen. Are you with me? Yes. Kailangan na mag-draw out, mailabas. Through renewing the mind, knowing the truth, continue in my word, then you will be a learner. And the truth that you know will set you free. And that will escape you from the corruption. Me, also, the corruption of this world. Revelation, the mystery. Amen? Alright? Kaya po, yun ang tunay na magbibigay ng kalayaan sa ating lahat, mga kapatid. At ang Panginoon ay para sa lahat. Amen? Your Father knows your need. Give attention. Kaya nga, seek the kingdom of God and His righteousness. Alright? Are you with me? Yeah. Amen?
Are you righteous? Because of Jesus. You are nice, Jesus. That's why you are righteous. You are, hallelujah, amen. You are acknowledging Jesus. Kinikilala mo si Jesus. Kaya you are righteous. You are resting on Him. Hindi yung obligasyon mo ang gumawa ng matuwid para kang maging matuwid ka. Hello? Hindi mo obligasyon na gumawa ng matuwid. Matuwid ka because you acknowledge Jesus. Oh. Kaya mapapagod ang isang tao na sa paggawa ng mabuti, paggawa ng tama, doon siya approve sa Diyos. A lot of frustration, discouragement, disappointment ang mangyayari sa atin. Kaya we cannot fellowship to our brethren, hindi tayo malapit sa tao, hindi tayo malapit sa kamila natin because we are condemning ourselves. Ayan, nagkakamali tayo, we fail. Our security is on, ang security natin ay nasa gawa natin. Oh. Kaya kung hindi mo nagawa yung nagawa ng ibang tao, frustrated ka na. Dahil siya, yung nagawa niya, nagtagumpay siya, at ikaw hindi mo nagawa, hindi ka na magtatagumpay. Lugdog ka na. But if you rely on Jesus, whatever happens, God is your victory. God is your righteousness. God is your Savior. He will never leave you nor forsake you. Siguradong pumunta ka ng heaven dahil kay Jesus. Pero kung nakasalala sa pabuting gawa mo, lugdog ka na, hindi ako pumunta ng heaven. Eh, nagkasala ko. Buti pa siya. Gumawa siya ng tama. We are already condemned. And that is the conscience. And that is the devil. The devil came to destroy and to kill you. Eh, hindi ang Diyos na nagko-condemn sa atin. Never the devil or the God and the Holy Spirit will condemn you. Kapag meron condemnation sa nagawa mong pagkakamali, it is not God. His love is unconditional. He will continue to love you. Makasalanan ka ba? Inahalagaan mo. And let's continue resting on Him. Relying on Him by believing and knowing the Word of God. What is inside? I am righteous because of Jesus. Amen. At ang paggawa ng mabuti by acknowledging, kapag ang kaisipan mo, as you think yourself, so you see, kung anong kaisipan mo, yun ang nagagawa. Amen. Hallelujah. Let's all stand. Let's give a praise to our Lord Jesus Christ. Hallelujah.